So, yun po. Ayan. Ayan. So, permanent na po ang design natin. Hello po. Magandang araw po sa inyong lahat. So, ayun po. May gagawin po tayo na ano, konting artwork para po sa aking helmet. Ito po yung aking helmet. Magawa po tayo ng sticker kasi yung sticker po na nilagay ko po sa aking helmet nito nasisira kasi tuwing umuulan nababasa po ito and yun, natutukla po yung design. So, instead of sticker, nagawa tayo ulit ng panibagong sticker, but sprayhan po natin ng acrylic liquor. Yung pang spray lang na para mamukha pong astig yung ating helmet. Diba? Okay. So guys, ito po yung gagamitin natin na pang spray doon sa design na ginawa natin. Color black lang yung pinili ko kasi maganda siya tingnan kapag black astig. So stay tuned po kayo at let's do this quickly. Yun, para yun, masuot ko na po yung helmet ko na mayroon na po yung astig na Punisher logo. Alright. So, yun na po. Nakapasok na po tayo. Sana. Studio Maker. Cutting tool niya. So, yun. Hintayin lang po natin. Ayan. So, ito po yung ginagamit ko na tool for cutting stickers and cutting t-shirt design. So, subscribe kayo ha. Subscribe po kayo kasi may pang pabibigay po ako na mga t-shirts. So, hintayin nyo lang po yung yung kailan po yun. Magsisend lang po kami ng ng link. Send po ako ng link kung paano po yun makukuha. Yun. So, yun po. Okay, hintayin lang po natin. Nagre-render pa po. Yun. So, yun. Keep watching po sa yung mga upload ko dito sa channel. Kasi gusto ko kayo matuto about this kind of technology. Yun. So kung gusto niyo pong magde-design ng t-shirt yung mga beginner po, I'm not talking po sa mga pro na, so yung mga lang po yung mga bago talaga. So ito pong maganda po ito software na pinagamit ko. Papakita ko rin po sa inyo yung machine. Yun. So, yun, malapit na po. Malapit na. So, alright. Nakapasok na po tayo sa studio. So,
Salamat po sa paghihintay. So, another, hintayin po natin mawala yung ano. Okay. Okay, so alright, so to open na po. So wait. Nagre-render pa rin. Hintayin lang natin. Hintayin lang natin konti. Para sa, parang love life 'yan eh. Masarap 'yung ano. Masarap 'yung huli, 'yan, naghihintay ka. At dumating 'yung pinapangarap mo sa huli. Oo. Ah, 'di ba? Yan yan eh. So, maghintay kayo dyan. Alright. Okay. So, ito po yung mga files na nandito sa, ano, sa files na, na, ano ko na, na-cut ko na. So, anuhin ko lang yung design ha. Ipa-pass forward ko na lang kasi madali tayo. So so ito na po yung hinahanap natin. Yun, so ready for cutting na po itong ano to, yung design na to. So hanap po tayo na ano, sticker. Yan. So yung ginagamit ko pong sticker is vinyl stickers. Marami pong sticker dyan na gamit, kahit anong sticker po pwede, but kapag nagka-cut na po kasi kayo eh, kapag nagka-cut po kasi ako, kailangan precise po yung ano eh, yung detail po talaga, kasi ayoko po yung, ayoko pong ano eh, yung hindi balance po yung design na ginagawa ko. So yun, so, kailangan po yung design balance po talaga. So okay. So, hintay po tayo ha. So ito po yung cutting ano ko, machine ko. So yung design po ready na po for cutting. So try po nating i-cut. Okay, kung ano po yung kalalabasan po niya. Okay, so yun, so try ko po ha. Tingnan natin. Ano ba? Saan ba yung mouse? Ito, okay. So, try cut ko po. Okay, so yun. So yun, start na po siya na mag-cut. Tingnan po natin yung ano, yung kanyang size, if okay ba po siya sa ano, sa helmet ko, kasi yun, so tingnan po natin yung result. Okay, so so ito po yung result. Tingnan po niyo sa ano. Hindi ba makikita? Yun. Yun po yung result ng pagka-cut po. So medyo may kaliitan sa original.
Okay, so palikihin po natin ng konti yung design. So dun po sa ano, dun po sa studio maker po ninyo, yun, i-adjust nyo lang po yung seatings at saka yung height ng design para lumaki po siya konti. Okay, so yun. So print, cut po natin ulit ha. Alright, so ito na po yung ating final na design. So ito po yun. Ito po yung final po natin na design. Okay, print po natin. Cut po natin. Okay. Yun, nagka-cut na po ulit. So yun. Okay po. So ito po yung result po. So yun. Yan. So try po nating ilagay po ito sa ating helmet po. Tanggalin na natin yung ano, yung hindi kasali sa ano, design talaga. Ayan. Yun na po yung hindi mga kasali sa design. So yun po yung lagyan po natin ng spray. Okay, tingnan po natin. So as you can see naman po. Ayan, so ito na po. Ito po yung sprayan natin ng ano, paint para permanent na po siya na design na nandyan. Okay. Ito na po, na-set up na po natin yung ating ano, yung helmet natin na kailangan po natin lagyan ng paint. So let's try to paint
So bago po tayo mag-paint, dapat po may protection po tayo. So gamit po tayo ng gas mask para iwas po gas-gas sa lalamunan at sa yung sa lungs ko. So yun. So let's start. So gamit po natin itong quick drying acrylicer. So ito po yung gagamitin natin na. So color black. Halubin lang po natin. So let's try po ang paint. Ano yung hangin? Change po tayo ng ano kasi yung hangin po papunta doon. So change po natin tong setup natin. So yun, ayos na po natin. Hindi na po tayo again sa wind. So try po natin mag change. So ito na po yung ano yung mukha natin. So yun, kapag nag-spray kayo ng ano paint, dapat po yung hangin po hindi po agin sa inyo kasi babalik po sa inyo lahat yung spray, yung paint. So dapat with the wind po kayo, no? So yun, so tingnan po natin yung final na ano design. Okay, so ito na po, tatanggalin na po natin yung design, yung covering po na ano, para makita po natin yung final na design. So I am excited. May tumagas rito. It's okay. Wala. It's okay. So yun. So yun po. Yan. Yan. So permanent na po ang design natin na nasa helmet po. Hindi na po yan tawag natin masisira o ano. Alright, so kung bago lang po kayo sa channel pong ito, huwag kalimutan po mag-subscribe at pindutin lang po yung notification bell dyan. Nandyan, hanapin nyo lang. Okay, so para updated po kayo sa lahat ng cool video po na gagawin ko po. So, thank you for watching. And have a good day.